Oh my god! Ohlins FGRT Brembo GP4RX calipers. Soundcheck na natin itong SC project. Happy New Year! Para New Year! Napaka-pogi din itong windscreen, no? So, almost complete na siya. Kapit na yung mga nasa harapan. Bagay na bagay itong carbon. Bagay. Good. Okay, bomba. Kalati pa lang yun? Grabe, no? Hey, what's up mga katingin? So ito na ang ating test ride sa ating newly built Yamaha R1 na si Red 1. So yung testingin natin ngayon, yung mga na-install natin sa kanya, kung ano yung effect, ano yung advantages, or kung meron mang disadvantages na pa-install natin, ng mga upgrades. Soundcheck na rin to ng ating SC Project Titanium CRT. Woo! Grabe! Yun. Although meron dalawang parts dito, dalawang accessories dito na Shopee. So mamaya share ko sa inyo kung ano yung dalawa na yun. All start, napakaingay, grabe. Yung mga yun, yung mukhang katawan ko. And ito si Red 1, naka-reflash na to. Ohlins Racing Reflash. Yan, right now naka-full power siya. No? Para may monster na nagising at umahandar eh. Kapag Brembo, brake levers, sarap pisilin kasi payat. So masarap sa pakiramdam. Let's go Red 1! Solid! Alam mo
may pakiramdam na hindi siya basta na nagla-launch pagka nag-accelerate. Ganda nga, ganda ng suspension guys. Para kang lumulutang oh. So dahil sa ganda ng suspension, mag-i-improve sigurado ang handling. So pag nag-i-improve ang handling, mag-i-improve ang skill ng rider, di ba? Suwabes. Ang lakas ng backfire ng AC Project. Napansin ko nakahinga, nakahinga lalo yung makina, lalong lumakas eh. Tumang ba ito? Lakas! Yun na kailangan mag-throttle dito. Ang ganda ng performance ni AC Project, mas nakahinga yung makina. Mas lumalabas yung power. No, hindi lang siya basta ingay pagdating sa mga super bikes. Meron talaga siyang performance gain at the price of noise. Yun nga lang, sobra ingay niya. So yun yung disadvantage, no? Sobra ingay. Ganda nga ng performance sa road imperfection, para nang tayo lumulutang. Dati para akong binabalibag eh, ang bilis nung talbog ko ngayon. Kontrolado na, ang ganda. So mamaya pag-uusapan natin with my conclusion kung worth it ba itong mga pinaglalagay natin dito. Parang tumangkad siya ng konti. Nasa ingay ng AC Project eh. Talaga napapalingon lahat eh. Ang tindi ng backfire eh, lalaki. Ang lalaki at ang lalakas ng backfire. Yung seat height niya napansin ko parang tumaas. Yun yung shorty problems. Halos di ko na siya abot ng dalawang paa. So yun nga, confirm tumaas talaga guys. So mas mahaba ng konti yung suspension ng Ohlins TTX GP compared sa stock height. Nasa pinaka lowest setting na to ng suspension. Height adjustable siya eh. So para tayo naka MotoGP bike or race bike nito. Ganda ng behavior niya sa
mga lubak-lubak, mga imperfection. Sakto-sakto, ganda ng play talaga. Iba yung Ohlins. Maapoy, grabe. Solid guys. So ito na guys, walk around ko na kayo sa mga parts na napalitan natin. Ohlins FGRT front suspension, Brembo GP4RX calipers, Brembo T-drive disc rotors. May nakasulat talaga dito yan, Brembo. And hot body carbon front fender, Brembo RCS19 Corsa Corta. Sa kabila, Brembo clutch lever, MRA windscreen. Shoutout kay JYP, pinovide niya tayo dito ng universal adapter para ma-connect natin tong RCS para hindi ma-tupi yung brake line natin. So malaking bagay to. Shoutout JYP Racing sa ibabaw ng Ohlins FGRT. Fully adjustable, preload, compression and rebound. Naka-quad lock tayo, stem mount, Litec gas cap. So Litec gas cap, di mo na kailangan ng susi. Makapagpagas ka, ganyan lang. Tatanggalin mo lang siyang ganyan. Advantages nitong Litec na gas cap, hindi mo na kailangan patayin yung makina, and may weight reduction siya kasi wala na siyang lock mechanism sa loob. Sa likod naman, Ohlins TTX rear suspension, hot bodies, carbon tire hugger, SC Project slip-on titanium CRT specifically for R1, Litec chain adjuster which is made in Italy. Mga protection natin, T-Rex dito, Sato Racing engine guard, gilis tooling na oil cap, carrozzeria forged wheels. So ito yung kabila, carrozzeria or carrozzeria, carrozzeria, which is natin na yan. Pero lahat na lang, in-overall na lang natin yung mga accessories niya. NRC tail tidy with signal light. Ito pa pala, Vortex rear sprocket, titanium bolts, AB Racing carbon fiber chain guard, RPM carbon belly pan. So dati na rin to, lightened disc rotor. Okay naman yung preno, makagat naman yung preno. Hindi naman kasi guys masyadong mapreno sa likod, so mas madalas sa harap tayo magpreno during high speed. Pag low speed lang tayo gumagamit ng rear brake. So yun na guys, I think yun na lahat ng mga accessories na nalagay natin dito. Wala na akong maisip na iba pa. Plus yung reflash pa, Woolwich Racing Reflash, almost isang Yamaha R1 na second hand na. And then yung dalawang na mention ko na parts na galing Shopee, una ito, racing seat cowl or single seater seat cowl ba to? Yan, para ma-delete na yung passenger seat, mas magaan yan. Tsaka mas maganda yung look niya, di ba? Tsaka to, mirror block off plates. So yun na guys, that's the look of Red One. It's a beauty, it's a work of art. Lalong gumanda, lalong pumogi, no? So para sa akin, sulit naman guys, sulit. Kung meron kang extra money, para satisfaction yun. Kung for keeps sa'yo yung bike, pwede mo siyang gastusan, pero ang suggestion ko, unti-unti, para hindi masakit sa bulsa. Ito kasi isang bagsakan eh. Hindi ko magagawa to kundi dahil kay Jules. So shoutout sa isang follower natin na si Boss Jules from Zamboanga City. So lahat ng mga parts na nakuha natin, mainly na huling nilagay natin sa ating build series, ay galing kay Boss Jules. So hindi magiging possible tong ating R1 build series kung hindi dahil kay Boss Jules. So shoutout Boss Jules, thank you so much. Karamihan dito sa mga parts na to guys ay second hand lang natin nabili sa kanya. Kasi kung tayo lang, di naman natin kakayanin yung ganitong budget, di ba? Discounted. Thank you Boss Jules sa malalaking discount sa mga parts na to. Kayo din ang inspirasyon ko guys. Without you guys, sa mga followers, subscribers natin, it wouldn't be possible kung wala kayo. So kayo naging inspirasyon ko, kaya binild ko tong R1 na to, si Red One. So ito na yung kanyang final form. Wala nang palitan, wala nang bentahan. Ito na, wala na tayong budget eh. And ito na, satisfied na ako sa kanya. So yun na, for display, for keeps, gamitin natin sa ride, and kung ano man ang pwedeng ipaggamitan. So yun na guys, thanks for watching.